Pero problema ngayon ng mga residente ng Barangay Siha ang kakulangan ng tubig sa kanilang komunidad. Kaugnay sa suliraning ito ay ang kawalan din ng mga punong kahoy sa nasabing patubig nila. Noong mga 1980s, napakarami pa yung mga puno ng kahoy, malalaking puno ng kahoy dito sa amin paligid. Siguro dahil sa sabi ng taga DNR, pag na nagpupunta dito sila, kaya siguro na ano yung tubig humina dahil wala nang umaano na malaking puno. Buti na itong kahoy nga inuusupan itong tubig. Diretso nawawara itong tubig at tikang habaw-baw. Wara naman mga kahoy nga dagko. Itong nga amon supply itong tubig, tikaw itong him, mga burabod, dili itong mga bukid. Pero asa itong nga pagtataguraw, mahina itong daloy itong tubig. Dahil dito, labis nang apektado ang mga taga-barangay Siha sapagkat kakulangan ng supply ng tubig sa pang-araw-araw na gamit ay kanilang dinadaing. Dako nga apekto itong amon komunidad, saan na dito itong amon panginom. So ganyan nga mahuraw, kulang hin amon pinanggagamit. Dari nakakausahit ka ng komunidad amon. Saan na itong nga panmuna, paggamit itong panginom. Ngan panmarigo o ano pa rin ang paggamit itong ngaran nga tubig. Mahirap yung paggamit ng tubig dahil nawawala na kami ng supply dahil humihina yung spring water na kinukuna namin ng patubig dito nga papunta dito sa aming barangay. Subalit, sa kabila ng kakulangan ng tubig, sinusubukan pa rin nilang malagpasan upang pang-araw-araw na gamit ay matugunan. Itamon ginihimo nala, itamon binaparang namin alas 7 itong aga, nga dahil itong alas 4 itong kalip. Pag abutin alas 4 itong kalip, asay amon binubuhi para magkamayada. Nai-stack itong sakop itong napaparang itong grepo. Nakatulog na yung mga tao dito sa barangay proper. Kami yung taga-sityo, gabi yung pag-iigib namin. Panawagan nila sa ating gobyerno, tulungan sila sa kanilang problema sa tubig para magkaroon na ng sapat na supply nito. Sana mahal natin na presidente si Rodrigo Roa Duterte, tsaka yung mga senador na nakikinig sa aming mga problema, lalo na yung panubig, bigyan kami ng patubig na medyo makakasupply sa aming mga residente dito sa aming barangay. Kung mahimo, nananawagan kami itong mga ahensya itong gobyerno nga medyo may kaya ito pundo nga kunta mapanginanuhan ito namin kakulangan ito amin barangay. Mula rito sa Barangay Siha, Burungan City, Eastern Samar, kasama si Almira Makawili, ito po si Ete Lubado, tagapagatid ng impormasyon sa mga Isihanon, province-wide, region-wide, nationwide, and worldwide.